Mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay kasalukuyang isa rin sa napakaraming problema ang pinagdadaanan tungkol po sa pera? Huwag po kayong magtiis dahil marami po mga pamamaraan para makaakit po tayo ng kasaganahan. Kagaya po nitong akin po i-share sa inyo ay isa rin po sa mga magaganda na pwede po nating gawin para mabago-bago naman ang takbo ng ating pamumuhay. Kung kayo po ay isa sa mga nagsasawa na sa buhay na pinagdadaanan nyo sa ngayon, maaaring ito po inyo pong subukan dahil ito po ay isa rin sa mga napaka-epektibo na pang-akit ng mga swerte lalo-lalo na sa kaperahan. Ang video ito ay para po sa inyo. Naumay sa sobrang daming mga pagsubok na dumating sa amin, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Ngayon po ako po ay nag-concentrate pagdating po sa usapin ng pampinansyal at ako po ay humiling ng pagbabago ng aming buhay at ito nga po ay naganap. Kaya kung kayo po ay isa rin sa mga nagnanais na mabago, subukan niyo po ito. Yung mga nakakilala po sa akin ay talaga namang gumagawa na rin ng mga pampaswerte dahil kilala po nila ako eh, ni makain nga po'y wala. Talaga namang abangers na magbibigay ng tulong. Talagang halos lahat na inaikutan para lamang po makaraon sa araw-araw. Ngayon po, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Yung ba tipo natutulog ka eh, hindi mo alam kung paano kayo bukas, kung anong kakainin nyo bukas. Gigising ka eh, gayon pa rin. Siyempre, natulog lang po tayo. Wala naman kung anong naging resulta po nito. Ngayon po mga bossing, ang hirap ng ganyan, kaya subukan nyo po ito. Ito po'y napaka-epektibo. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng tsokolate. At ang tsokolating ito ay yung pong nakabalot sa gold. Kung mapapansin nyo, ang itsura pa po niyan ay akala mo si Queen Elizabeth, yung dollars, ayan yung dollar, yung liberty, iyan po yung itsura niya. Pero syempre, kahit hindi gantong-ganto, basta importante ay gold na tsokolate. Ayan. Kagaya po nang ina-share ko nga po doon sa Facebook page ko doon, na ang pagkain ng tsokolate ay sumisimbolo ng kasaganahan habang ikaw ay nanalangin, nakaharap ka sa may silangan, kumakain ka ng tsokolate at nagwi-wish. Kung mapapanood nyo po or i-research nyo yung God of Gambler, ayan, siya po ay isa sa mga napaka-paborito niya ang tsokolate at habang siya ay naglalaro, siya po ay, yun nga po yung bawal pong banggitin dito, basta yun po yun. Naglalaro siya para siya ay manalo. Kain siya ng kain ng tsokolate at tapos meron siyang jade dito sa kanyang hililiit na parang lagi niya itong nilalaro para po siya eh, yung nervyos ba eh, mawala at siya po ay manalo. Ang tsokolate po ay sumisimbolo ng kasaganahan, kaya mainam, isasama po natin siya sa pampaswerte natin. Ngayon po mga bossing ay hindi naman kayo makakabili ng isang ganito lang, pero sa tingnan nyo sa mga tindahan dyan sa paligid ninyo, kasi dito po sa amin, wala po mga ganong tindahan. Malayo. Kung meron, meron. Kung meron man, ay malayo. Kumbaga, kailangan bibili ka ng isang ganito para po magkaroon ka ng ganito. Pero murang halaga lamang po ito. Meron pong ganito sa may palengke. Mamili na lamang po kayo. Pagkatapos po nito, mga bossing, kailangan ito ay pito na ganito. Or mas marami pa, or 25. Pito or 25. Ngayon, ang gagamitin ko ay mga siguro mga 25. Ayan, dalawa na po ito. Dalawa, apat, anim, walo, sampu. Ay, gawin ko na lang ano kasi parang masyado madami. Pito na lang. Pito na lang po. Pero pwedeng pito or pwedeng 25. Ayan. Ngayon, 2, 4, 6, 7. Ayan, 7 na lang. Pagkatapos, kailangan din po natin dito mga bossing ko, ang piso. Ang piso naman, ito ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ito po ang piso ay nagtataboy ng mga negatibo. Ang piso ay, or kaya 5 piso ay makakaakit ng swerte. Basta yung ganito po na coins na silver. Makakaakit po ito ng kasaganahan, makakaakit ng mga kasamahan niya. At ito ay magsisimula ka sa piso, 5 piso or 10 piso, 'di ba? Madalas yung ganito natin or 5 centavo or 10 centavo na silver na coins ay magsisimula ka sa ganyan, pero in the end maaring itong
coins na to ay magkaroon kayo ng limpak-limpak na salapi. Ayan, simulan niyo po ito mga bossing. Marami na rin po akong nabigyan ng gantong payo at effective naman po sa kanila. Marami po mga nagpapatotoo. Kumbaga, sa bawat araw na mga nagtatanong po sa akin, iba't iba po ang mga binibigay kong pampaswerte sa kanila. At waiting po tayo or waiting ako ng sinong tao magpapatotoo doon sa aking mga engineer. Ayan, kaya mayroon po nagpatotoo po sa akin ito at siya po ay instead na malasin itong dumating na mga pagsubok po sa atin, ay nagdire-diretso ang order po sa kanila. Kagaya nga po nung isa rin sa mga bossing ko na yun nga po yung gumagawa ng dwarf na nagbigay nga po ng dwarf ay yun, isa rin po yun sa mga sinuwerte dahil sila po ay kumbagay kahit may mga pagsubok na dumarating ay talaga namang walang humpay yung order po sa kanila. At ito naman yung nagdi-deliver naman siya ng pagkain. Kumbaga, bagamat may mga pagsubok ay ang dami ng order sa kanila. Bagamat talaga namang tunay namang masarap ang kanilang mga paninda o kanilang luto ay talagang sila kumbagay naging busy itong mga nakaraang mga panahon dahil nga po sa mga pagsubok na dumarating. Kumbaga, yun nga po yung lagi ko sinishare. Yung pagsubok na yan, yung kamalasan na yan, marireverse yan at maaaring maging swerte pa po yan. Ngayon po, kailangan din natin mga bossing ko ng munggo. Kasi ang munggo po ay bilog, inihalin tulad sa barya na siyang makakaakit ng swerte, lalo-lalo na sa pera. At ang munggo po ay, kung hindi dilaw, berde. Yan pong kulay na yan ay tungkol sa pera. Ngayon po, ganito lamang po inyo pong gagawin. Bubuksan nyo po ang munggo. Pero kung wala po kayong munggo at ito po ay pang-uulam po ninyo, 25 na buti lang din ang inyong gagamitin. Pero ako, ito po talaga ay lagi kong ginagamit. Kaya dito lang po yan. Kung meron kaming munggo, bukod po yung nasa rep. Kasi talagang ito po ay ginagamit ko sa mga pampaswerte. Kaya may bukod po ako dito. Ngayon po mga bossing, ito pong ating 7 na tsokolate ay ilalagay natin dito. Ayan, pinagsama-sama na ang mga pampaswerte para magtagumpay sa buhay, yumaman at magtagumpay ngayong 2020. Hahabol po tayo, makakaipon tayo ng milyones. Ayan. At pagkatapos po nito mga bossing, ilalagay nyo itong ating coins. Pero syempre mga bossing, bago ko po makalimutan, kailangan lilinisan nyo po muna ito, hugasan nyo muna sa inyong gripo, tapos kumuha ka na siguro mga 2 or 3 kutsarang suka, idip nyo po ito, or kung meron pa kayong gustong isama, idip nyo lamang. Puruhin na natin sa suka. Pagtapos, 5 minutes na nakababad sa suka, tapos 5 minutes, aahunin nyo po ito at ibibilad sa sinag ng araw. Pagtapos, pag nabilad na po siya ng 5 minutes, natuyo na po siya, okay na po natin gamitin. Ayan, tapos lagay nyo lamang po siya dito sa ating pampaswerte. Pagkatapos po niya mga bossing, bago nyo po ito tatakluban, kayo po muna ay magwi-wish sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga tuwing Tuesday or Friday lamang po ang pagganap. I-wish po nyo dito ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Magkaroon ako ng maraming pera at matupad ang lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Huwag po kayong gagamit ng sana, ganun po ang pagdadasal. Gagamit lamang po tayo ng sana bilang respeto sa mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon lang po tayo gagamit ng sana. Pero pagdating sa ganito, direct to the point na. Kasi tayo yung master, tayo yung gumagawa sa kanya, tayo yung masusunod. Kaya tayo ang magde-demand na magkaroon tayo ng mga bagay na wala tayo sa kasalukuyan. Mabago ang takbo na ating pamumuhay. At pagkatapos nyo pong mag-wish po dito ng lahat-lahat ang gusto ninyo, wala po itong bayad, kaya lulubos-lubosin nyo na, sasaraduhan nyo na po siya. Pagtapos, pakikiramdaman nyo po mga bossing. Think positive sa pamamagitan nitong garapon na ito na puno ng pampaswerte. Mababago ang takbo ng aking pamumuhay at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Pagkatapos po nito mga bossing, pwede nyo po itong ilagay sa may altar. Pwede rin po ito sa may center table po ninyo kasi gold symbol of wealth. At pwede rin po ito sa ilalim ng inyong higaan para habang kayo natutulog, para kayo nakahiga sa limpak-limpak na salapi or kaya sa mga gold bar para makaakit kayo ng swerte. Kumbaga, dadamhin nyo ang inyong pong tagumpay mga bossing. Kung kayo po'y gagawa rin ng mga ganitong bagay, lulubos-lubusin nyo ng mga bossing. Kaya kailangan kayo po'y think positive, kayo po'y magtatagumpay na sa buhay at lahat ang mga pangarap nyo ay matutupad. Pwede pong alugin nyo po ito sa umaga pagkagising po ninyo. Sabi nyo, yayaman ako at magtatagumpay. Paulit-ulitin nyo lamang po yon. At ito po'y isa sa mga napaka-epektibo. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Minamukahi ko po kayo na kung kayo po'y gagawa ng pampaswerte, siguraduhin nyo po na walang kahit sino man ang makakaalam. Once may nakaalam po nito, ito po ay nagiging wa-epek na. Kaya kailangan ito'y sikretong malupit na wala pong makakaalam. Yun lang po guys. Salamat po.